What's up mga master, welcome back again sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. So for today's video mga master, kung nakikita nyo at na-vlog ko na din to last time, is ibabalik na natin yung kanyang stock. So yes mga master, dahil na-vlog ko na to at nasabi ko na nga na ang kung anong problema ng shock na ito. So dahil ibabalik ko na siya, naisipan ko siyang i-vlog kung para na rin kung halimbawa magpapalit kayo ng ibang brand ng shock is madali na lang at kung masusundan nyo. So yun mga master no, dahil na i-vlog ko na to last time. So yung problema nito kasi is kapag na-reach niya na yung kanyang lifespan, nagli-leak na yung kanyang oil. And then, tumitigas na at nawawala na yung play niya. So, yun. Ibabalik na natin yung kanyang stock shock. So, kailangan natin mga master is tanggalin ito. And then, yung kanyang side bearings. So, sa pagtatanggal nito mga master, gagamit lang tayo ng 8mm na socket. So, yun. Tara, umpisa na natin. So ayan mga master, kapag na-open nyo na yung kanyang side cover, no, yung kanyang top cover dito sa ating pang-dilid or sa ating crankcase. O mayroon pang dalawang, or I mean isang bolt dito. Ay, dalawa pala siya. So dalawa siya mga master, dalawang bolt. Para maiangat natin ito at ilabas natin yung kanyang nut dito sa kanyang shock sa baba. So ayan mga master, na-open na natin yung kanyang top cover ng kanyang crankcase. And then punasan natin na konti. So susunod natin bubuksan mga master is yung kanyang side bearings. So yun. Dito sa, ang gagamitin nga pala natin is screw and then 8mm na socket. So ayan mga master, kung ang inyong engine cover ay nakatanggal na, so bali meron pa siyang bolt dito na tatanggalin. So ayan, kung nakikita nyo, yun sa akin is wala na. So tanggalin nyo na lang yung inyong engine cover. So tuturo ko kung paano itatanggalin.
So dito mga master is may isang bolt dito. So yan sa engine cover at dito sa harap ay dalawa. So bali huhugutin nyo lang yon and then yun matatanggal nyo na. So dahil natanggal na natin yun sa baba, ito na lang ang tatanggalin natin. So lagi nyo tatandaan mga master, ang pag-ikot ng bolt is laging counterclockwise o pasalungat sa ikot ng relo. So ayan, and then huwag nyo kakalimutan, meron pa siyang dalawang bolt dito. So tanggalin na rin natin. So yun. So pagpapalit ng shock mga master, kahit kalahating pairings lang yung ating baklasin is pwede naman. And then meron pa siyang bolt dito sa likod. So yun. So yun. So ayan mga master, kapag natanggal nyo na yung dalawang bolt dito sa likod is kailangan nyo lang hugutin. So ayan, hinugot ko na. Then madali na lang siyang baklasin. So ayan. No. So ayan mga master. So sa pagtatanggal ng ating grab bar mga master, kailangan natin gumamit ng 10mm na open or close. And then yung gamit ko kasi socket. So sa pagtatanggal nito, kahit alin ang mauna, side pairings o yung ating grab bar is, excuse me, so pwede pa rin. Dahil hindi naman maaapektuhan yung ating side pairings kahit unahin mo siyang tanggalin. Wala, hindi naman siya connected sa ating grab bar. So pero mas the best pa rin kung uunahin mo ito. So yan, tanggalin natin. So ayan mga master, natanggal na natin ang ating grab bar. Na napakadali. So kahit alin ang mauna, ang grab bar o ang kanyang side pairings is hindi naman sila magkakaapektuhan sa isa't isa kasi hindi sila connected. So ayan mga master, no, napakadali lang tanggalin ito. So kailangan mo lang ng 10mm na open or close wrench or socket. So ayan mga master, kahit natanggal mo na yung mga bolts dito or yung kanya mismong grab bar,
is hindi mo pa rin siya maangat kasi meron pa siyang bolt dito. So bago mo ito matanggal, kailangan mong luwagan yung kanyang bolt na nasa ating compartment. So tara, luwagan natin. So ayan mga master, kung ayaw mo naman tanggalin yung ating compartment o U-box, is luwagan mo na lang yung isa pang or yung magkabilang bolt sa ating fuel tank o sa ating tanke. And then kapag naluwagan mo na siya mga master, is iangat mo na lang para may access ka na sa ating bolt dito sa ating shock. So ayan mga master, dahil naluwagan na natin yung bolt, may access na tayo, pwede na natin siyang luwagan. So ayan, kung nakikita nyo, madali na lang siyang luwagan at palitan. So ayan, palitan na natin. So ayan mga master, sa pagluluwag ng bolt na nandito, guys, kailangan natin gumamit ng 14mm na open or close. So ayan, dahil naluwagan ko na siya, is natanggal ko na siya. So dahil natanggal na natin yung nandito mga master, is ang sukat nga pala ng bolt na nandito is 14. And then susunod na natin yung baba. So kailangan mo gumamit ng 12mm dito mga master. So yun, tara tanggalin natin. So ayan. So ayan mga master, natanggal na natin, and then hugutin na lang natin. So ayun. So ayan mga master, natanggal na natin. Iniwan yung kanyang bushing. Then ibabalik na natin. So ito mga master, yung kanyang bushing o spacer. So, huwag nyo itong iwawala dahil ito, napaka-importante nito. Ayan. Punasa muna natin konti. Or, ito lang. Punisa muna natin ang bahagya. So ayan mga master, ibabalik na natin yung kanyang stock shock. So ayan mga master, na ibalik na natin yung nasa taas, and then yung sa baba naman. So ayan mga master, na ibalik na natin yung kanyang stock shock o yung kanyang original shock. So and then ibalik na natin yung kanyang mga parts na tinanggal. So ayan mga master, no, na ibalik na natin yung kanyang mga bolt sa ating crankcase o yung sa ating panggilid. And then na ibalik na rin natin yung bolt na tinanggal natin dito. So ang isusunod natin is yung bearings na. So ayan, tara ibalik na natin.
mga master, no, napalitan na natin yung ating shock. So naibalik na natin sa kanyang stock or yung kanyang original shock, ilang minuto lang. And then ang mga nagamit nating tools is basic tools lang. So yan mga master, kung napanood nyo yung video ito, napakadali lang kahit sa bahay lang kayo. Ilang minuto lang, or kung may balak din kayo magpalit ng shock, mga modified shock. So sundan nyo lang itong video na to. So yan, kung nakatulong ang video na to, please like, share, and subscribe.